sa mga tribu! Hello, I'm Alvin at welcome sa isa na namang nakakabusog na episode ng Kalanpag. And I am Dane. Ready na ba kayo malaman kung ano ang lulutuin namin today? So bro, since tayo nakatoka sa Kalanpag Kusina today at sakto, pero tayo mahilig kumain at pero din naman mahilig magluto. Ayun, bago tayo magluto, ano nga, paalam natin sa kanila kung ano yung lulutuin nga ba natin today. So ako, mga katribo, ang lulutuin ko ngayon ay pasta carbonara pero yung walang cream. Wow. Walang cream, walang bro. Cream. Oh, ang base na gagamitin natin ay raw eggs lang. So ito yung authentic Italian pasta carbonara talaga. Ikaw, bro. So since ano yan, carbs yan. Yes, so bro. Nag-prepare naman ako dito ng gagawin nating breaded pork chop. Wow, so protein. Protein and carbs. Carbs and protein. Goes hand in hand, ha? Paano, okay. Simulan na natin, bro. Oo, medyo nagugutom na ako. Let's go. So Dane, ano ba yung mga ingredients na gagamitin natin sa pork chop na lulutuin mo ngayon? So of course, syempre hindi mawawala diyan ang pork chop. Ayan, pork chop since breaded pork chop naman to. And then ito, hindi ko muna kinrack yung egg, isa rin sa ingredients tong egg para fresh siya. Mm-hmm. We have flour and then also the breadcrumbs. And then meron din tayong pepper, salt, and hindi mawawala ang mantika kasi i-deep fry to eh. Ah, tama. Okay, so yun naman, ano naman yung ingredients na pinrepair mo para diyan sa carbon, ko masabing creamy. Carbonara, na walang cream. So of course, bro, wala tayong makikitang creamer dito or any of the likes. Oo, kasi ang lulutuin nga natin ay authentic Italian carbonara. In which ang base niya, ang pinaka-base ng sauce niya is yung raw eggs. So, of course, ayan yung raw eggs natin. And gagamit din tayo ng bacon. Of course, para may meat yung pasta natin. And we're gonna use also Parmesan cheese. Butter, of course. Hindi pwede mawala yung butter din. And minced garlic. And of course, ang pinakamahalaga na hindi may yung carbonara to kung wala to, yung spaghetti pasta natin. Yan. And of course, to season and to taste, lalagyan din natin, bro, ng asin at paminta. Okay. Okay. So, ayun. Medyo excited na ako sa ating lulutuin. Ako din, bro, kasi medyo madami to eh. Medyo combo tong lulutuin natin eh. So, umpisa natin ang pagluluto. Tara, bro. So, ngayon nga, bro, no, since mabilisan dapat ang paggawa ng creamy sauce ng carbonara, so why not sabay na tayo sabay magluto? Sabay na natin gawin, tama. Oo. So, ikaw, habang pinapakaluan mo na yung mainit na tubig, ako naman, ipe-prepare ko na tong pork chop. Okay, sige. So, ako, mga katribo, nag-ready na ako ng tubig. Sa isang pot kung saan natin gagawin yung saan natin lulutuin yung pasta para sa carbonara. So pakuluan muna natin ito, i-ready muna natin bago natin ilagay yung pasta. So ako naman, ang gagawin ko naman dito sa pork chop natin, dudurugin, pupukpukin natin siya para yung pagka-crispy niya kapag pinrito na natin siya is ma-meet natin. Mm-hmm. So ayan, isa-isa ang paglalagay natin ito. So una muna tong isang pork chop natin. Okay. Ayan, nilalagay natin siya sa para hindi siya madurog. Kasi kapag baka mamaya magbutas-butas. So yung pag niya, kailangan dahan-dahan lang. Ayan. Okay. Huwag kayong masyado manggigil, ha? Oo. So mga katribo ko naman, habang hinihintay nga natin na kumulo itong tubig para sa ating pasta, sisimulan ko na rin i-saute yung ating garlic at lutuin yung bacon na gagamitin nating meat para sa authentic pasta carbonara. Carbonara. So, and then, habang hinihintay na si Alvin, bubuksan ko na rin itong egg. Yan. Pero kasi usually, bro, ang ginagawa ko dito, kapag halimbawa ma-prepare na, kailangan mas maganda na pinapainit na natin yung yung kawali pala. Yes, kawali. Tama. Yan. So, ito medyo okay-okay na to pero parang hindi pa, parang mas maganda kung anin ba natin. Pero dahan-dahan lang, ha, kasi nakakaawa naman kapag makitang durug na yung... Yeah, medyo okay-okay na 'to. So okay. Tapos after nito, durugin lahat. Ay hindi naman durugin, pukpukin lahat. Doon natin sila lalagyan ng paminta and then ng salt. Yan. Ihahalo natin siya. Sige. Yan, ito medyo okay-okay na 'to eh. So ikaw, bro, saan ka natutong magluto? Well, actually I learned about cooking from my mom. Mm-hmm. Kasi mom owns a restaurant sa amin sa Binyan, Laguna. Wow. And ano mga luto ng ano yun? Mostly mga Filipino food. Ganun, minsan may pasta din. Mm-hmm. So wait lang, ito mainit. So kaya pala pasta yung nilagyan. Lagyan muna natin ng konting mantika para hindi masunog yung butter. Mm-hmm.
So, ibig sabihin, yung carbonara na yan, natutunan mo rin yan sa, ano mo, sa mom mo. Well, yes, actually, kasi mahilig, ano eh, mahilig din magluto ng pasta si mami. Mm-hmm. And, ayun, sinasabi ko nga yun, may restaurant si mami, and bata pa lang ako, natuto na ako na magluto kasi pinapatulong niya ako mag-chop ng mga gulay, mag-marinate ng mga meat, mga ganoon. So, growing up, yun talaga yung naging focus. Saka maganda doon kasi bonding, parang bonding moment. Yes, rin yes, yun. Yes. Parang naging bonding time. Saka bihira yung ganoon na usually, di ba, pagka nagluluto, may kapatid ka bang babae? Wala actually. Wala. Solong anak ako eh. Solong anak. So, ibig sabihin nun, kaya ikaw yung kasama ng mami mo sa pagluluto. Ay, ako na nga. Kasi si mami, single mother siya, tapos ako naman, only child. So, medyo walang choice. Tak talaga kami sa isa't isa. Saka walang pagmamanaan ng paggaling ng luto siguro yung mami mo, kaya ikaw lang. Ako lang yung pinagpasahan. Ayan. So, ito, medyo okay-okay na to. Ayan. Sa remind ko lang sa inyo, guys, dahan-dahan lang, ha. Para, ginaganito natin to para imanuot yung season. Seasoning na ilalagay natin dito, yung pepper and salt. Yan. So ikaw bro, ang hobby mo bukod sa pagluluto, ano pa ba yung hobby mo? Well, mahilig ako mag-paint, minsan mag-drawing actually. And painting and photography also, pag-shoot sa labas. Pero di ba, marami rin yung mga ano, tawag dito mga food photography, and then also yung mga ang subject nila is food. Oh, ikaw meron sa subject ka ng food. Actually, madala. Mas gusto ko kasi kainin kaysa... kaysa mamaya, ano, pakita mo. Kailangan may magandang picture tong magandang ano picture natin. Yung magluto natin. Oo, tama. So, paglagay natin ng carbonara. Mm-hmm. Ayun, carbonara ng bacon. Bacon. Para sa ating carbonara. Yan. So, ang gagawin naman natin, yan, i-ana natin to. Ano ba sa English yung batihin? Ibibit. Ibibit natin yung egg. Yan, yung egg. Saka dapat, ano siya, tawag dito, make sure lang na sobrang bit na bit siya para at least hindi, walang ano, naghalo na yung yellow and white. Saka iwasan, ano, pagka medyo, sa akin kasi kung consider ko, kapag okay na yung medyo mabula. Ah, talaga? Yung bula niya na, ano, na maliliit na bula. So habang pinaprepare ni Alvin yung kanyang mga, ano, mga itatoppings yan, no? O isasahog? Isasahog sa carbonara. Kinagandahan nito kasi bro no yung ano yung ginagawa mong carbs dapat meron din siyang pangsalba na protein. Na protein tama. Para hindi rin nakakaumay. So unahin natin to medyo malaki-laki na to. Sige go lang bro. Ako pupokus muna ako dito sa sa bacon. Ito yung favorite na part ko ng bacon. Uy bago sa atin to ngayon ha, dalawang putahe na dinuluto natin sa isang episode. Medyo crunch time tayo dito bro. Sa ganun, kaya kailangan resourceful ka dito. Resourceful ang parolog mag-multi. So, ilalagay na natin dito. Tapos ang ginagawa kasi, usually pag ako bro, ginagawa ko siya. Dyan mo isi-shake. Oo. Tapos yung salt natin, kuha lang tayo ng salt. Nagdagan pa natin. Ikaw ba bro, mahilig ka sa manghang? Sobra mahilig ako sa manghang. Pwede na natin ilagay yung garlic. Kasi kaya natin inihuli to. Kasi yung garlic, mabilis siya masunog, lalo na sa sauteing. Kaya, pag nagsosaute tayo, tandaan natin guys, kailangan hindi masyado mainit yung butter or yung oil na ginagamit natin. We have to be cautious sa taas ng apoy na ginagamit. Saka, ano ba mas gusto mo sa bacon, bro? O yung ano, yung medyo toasted o... Toasted, bro. Toasted. Oh. Saka, masarap kasi yun, bro, no? Pagka yung malinamnam. Partner mo siya, tapos meron siyang may pagka-crunchy. Yeah, pagka-crunchy. Kasi pag medyo toasted din siya, may pagka-sunog ng konti, may added flavor din kasi yun eh. Oh. Diba? Kasi pag saktong luto lang yung bacon natin, para medyo bland yung lasa. Oh. Pero pag crispy siya, medyo toasted yung part, may konting kick. May sipa, no? May sipa na konti. Saka bro, yung pagluluto, actually, ano yun eh, dapat sinasamahan yan ng ano ng art. Ng art. Ng, ano ng pagmamahal. Kasi, tama. Ano eh, kapag mahal mo yung ginagawa mo, yung kakain yan is... Matutuwa din. Matutuwa. Tsaka mararamdaman niya. Yun yung napansin ko rin bro na pag kunyari sa bahay ako, kasi madalas kasi ako yung nakatoka for dinner sa bahay. Pero pag kunyari stress ako or bad trip ako,
Hindi talaga ako nagluluto, men. Kasi, promise, iba yung kinakalabasan na luto ko pag pilit. Galit pag napilitan ako na, Alvin, magluto ka. Ano, okay, sige. Pero si ma'am talaga, ito talaga yung first love niya talaga. Pero kayo, meron kayong tinatawag. Kasi di ba kada pamilya na merong mahuhusay magluto, eh, may mga secret recipe yan. Meron. Kayo ba? Meron kayong actually, ano? Oo. Si mami, ang ano niya, ang favorite niya niluluto. Always, pag may occasions, murkon talaga. Bro. Murkon? Murkon. Oh, yung na, ano yun, di ba? Yung medyo may liver siya na, yung sauce niya. Actually, masarap yun, no? Pampiestahan yun eh, no? Pampiestahan, bro. Kaya kapag may occasions, yung talaga yung ginagawa. Mm-hmm. Okay, medyo ready na yung bacon natin na... Saka alam mo, ang sarap ng amoy ng ano, no? Ng garlic sa bacon. Plus, may butter pa yan, bro. May butter pa. Oo. Kaya, talagang, kung naamoy mo... Mukhang napipressure ako dito sa gagawin kong ano sa'yo. Mukhang masarap yan sa'yo. Kailangan bumagay talaga. Kailangan bang upantayan ng energy? Saka alam mo bro, ako talaga inunuot ko talaga tong pork chop natin kasi para alam mo yun, bukod sa kasi ito wala naman to masyadong lasa eh. Para pagkakagat, nasa loob kagad yung nasa mismong meat yung pinaka sarap ng flavor season. Flavor niya oh. Oo. Ito kasi pang ano pang texture lang to eh. Yes, so saka hinahinay lang din sa paggamit ng mga season especially sa asin and tama. Then sabi nga sa akin ni Mami, pag maglalagay ka ng mga pampalasa, konti lang muna kasi mas madali daw magdagdag kaysa magbawas. Oo. Kaya pangunti-unti lang. Saka importante rin yun ha, na at least nun, natatansya mo kasi marami rin yung mga tumitikim na ano eh, sensitive yung panlasa nila sa mga matatapang. Lalo na sa mga maalat, gano'n. Mm. So anyway mga katribo, luto na yung bacon natin and yung garlic na sinutay natin dito. So itatransfer na lang ulit natin siya sa pinaglagyan natin ng bacon and i-set aside muna. Ako hindi ko muna ilalagay yung hindi ko muna siya paghahalo-haluin kasi yung ibang ginagawa, kumbaga pag nakaganito na, ilagay ka agad sa egg, tapos sa flour, tapos sa breadcrumbs, tapos prito agad. Hindi, ipapa-stay pa muna. So ako, hintayin ko muna na uminit. So mag-start ako sa egg, sa flour, and then sa breadcrumbs. Saka ako siya i-deep fry. I-deep. Tama, step by step muna talaga. Para ano, kapit kagad yung breadcrumbs. Kasi minsan pag hindi mo muna siya pinabind, pag nilagay mo sa mantika, bumibito yung breadcrumbs doon. Oo. Saka mahalaga dapat kapit. Saka yung pagkakaluto niya rin is hindi dapat kalat. Kasi pag halimbawa, in-stay natin to, baka mamaya magkalata naman yung breadcrumbs. Ngayon naman kasi guys, ang ipe-prepare ko na yung pasta natin kasi napansin ko kumukulo na yung tubig. Kailangan natin na powder. Ayan, kumukulo na nga siya guys. Pausok na. Saka alam mo bro, yung sa pasta, marami iba't ibang klase ng ano yun, no? Pasta. Tama ba? Oh, ano ang tawag meron, bro? May itsura ng pasta, meron fettuccine, may bucatini, para meron linguine, mga ganun. Mga nini-nini. Importante rin dito na ano na deep fry siya para yung taas saka yung talaga, baba no? Is saka yung loob. So ngayon, sa paglalagay natin ng pasta, may tinuro ka sa akin si Mom na para matansya mo kung ilang serving ba yung pasta ang ilalagay. Mm-hmm. I-measure mo siya ng ganito. Pag sumakto siya na sa index finger mo and sa thumb mo yung dami ng pasta, to yung kapal, sabihin good for one person yun. Okay. So mga ilan ilalagay natin? Mga tatlo, no? Patikimin na natin buong building. Buong building. Sige, ako naman ilalagay ko na tong ano, medyo mainit-init na siya, so ilalagay ko na tong mantika. Okay, go bro. Bro, ikaw, anong mas gusto mo? O saan ka mas nag-enjoy? Kumain o magluto? Well, iba yung satisfaction. Actually, pareho eh, pero iba yung satisfaction pag you know, yung panagluluto ka, tapos yung kinalabasan ng pagluluto mo, masarap. Saka medyo nakakaba rin eh, no? Nakakaba kasi baka mag-fail ka, masayang yung ano mo, yung mga ingredients. Sige. So itong pasta, lalagyan niyo pala natin ng salt. Saka, alam mo ba bro, ang paminta o yung pepper, mahal ang presyo natin dati nito sa Europe. Ah, talaga? O inaangkat pa ng mga European itong pepper sa Asian. So, ganoon. Oh, parang ang nangyari noon, napakataas ng value bukod sa mga ano sa olive. Okay, pagka medyo umiinit na yung ating mantika, saka doon na tayo magpapatong. Okay, ang una nating pagpapatungan is egg. Ayan. Okay.
So, kung makapansin nyo, hindi ko agad siya hinalo kasi gusto ko manuot muna o i-absorb muna ng pork natin yung paminta saka yung salt. Kasi kapag ang mangyari is, pagka salt pa lang and then pepper, tas ilagay na natin kagad siya sa itlog, maaring maghiwalay. Maghiwalay. Oo. Tama, yeah. Tama. Ganun. Tapos kailangan dire-diretso siya. Hinaan na natin ng konti itong ano. Medyo umuusok na siya. And then, pagkatapos na ito, ilalagay naman natin siya dito sa harina. So, or no. So, dahan-dahan kasi, ano, medyo... Pumipilansik yung... Pumipilansik. Sir, medyo biglaan yung pag-flip mo eh. Saka ano, yung kailangan, kaya ako pinainit to, kasi itong breadcrumbs, mabilis masunog. Oo, mabilis masunog. Kaya yeah, medyo mainit na yung ating mantika. Sa akong papansinin mo, bro, nagmukha na siyang patty. kasi inabsorb niya na yung ating flour, egg, and then also yung breadcrumbs. Bread, and then, habang mainit pa siya, siyan, dahan-dahan na natin siyang ilalagay dito. Yan. So, okay, habang piniprito naman ni Dane ang pork chop niya, gagawin ko na yung sauce ng carbonara natin using raw eggs and yung parmesan cheese natin. Ang ginagawa ko dito, yung mantika, is pinapaibabawan ko na. Tama. Para maluto na rin kahit paano yung taas. Oo. Saka, kasi sabi ko nga sa'yo, mabilis masunog yung ano breadcrumbs. And then, dapat aware kayo kada oras. Yan, medyo okay-okay na. So bro, sa tingin mo ba itong skill na pagluluto, malaking pogo points rin to para sa mga girls? Sa akin? For you. Para sa akin na. Kasi di ba usually yung mga babae, sila yung nagluluto eh. Pero parang bago sa mga babae kapag ka, yung lalaki naman, yung nagsaserve ng pagkain para sa kanila. Kumbaga, ano yun, hitting two birds in with one stone. Tama. Yun nga, and... For me rin bro eh, kasi ang pagluluto naman hindi yan, kumbaga, hindi naman siya naka-assign lang sa gender eh bro. Mm-hmm. And parang isang mahalagang life skill din yan. Oo. Para sa akin. Kasi di ba, paano kung wala ibang magluluto sa'yo? Kasi ang pagluluto, part yan ng survival. Oo bro, mismo. So habang hinihintay-hintay natin maluto yan, yan, ipe-prepare na rin natin yung isa pa. Okay, lagay muna natin siya uli sa egg. So ikaw bro, meron ka na bang ano, pinormahan or niligawan na pinagluto mo talaga? Yun yung... Pinagluto? Meron na. So kumusta naman? Ano naman nangyari? Diba sabi ko, kami rin, meron kaming restaurant. Pero ang ginagawa ko doon, nung sa restaurant namin, kapag pupunta doon yung crush ko, kumbaga ako mismo yung nagpe-prepare. Oo bro, kailangan, pakitang gilas talaga eh. Tapos bakit magtataka yung iba, bakit yung simpleng itlog o kaya sabi kasi meron kami doon ano tapsilog. Okay. Bakit yung sa kanya medyo maganda yung pagkaka-style pero yung sa iba hindi. Yung sa iba parang hindi mo sure kung well done o malasado eh no. Eh syempre pag dapat magluluto tayo, yung talent natin pinapakita natin sa special na tao, di ba? Actually hindi lang naman dapat si special na tao eh, kahit na sino. Kahit na sino. Oh. Okay, mukhang pwede na rin itong pasta na din, malambot na ba? So ngayon naluto na natin yung pasta na gamitin natin sa carbonara natin. Ang mahalaga dito na, ang critical element dito is yung heat ng pasta. Yun yung magsaserve as pang-bide natin dun sa pasta and sa gagamitin natin itong pinaghalo nating parmesan cheese tsaka eggs as the sauce of the carbonara. So first, we're gonna put the bacon with garlic dito sa bowl kasi natin iahalo yung pasta carbonara natin. Saka yung bacon niya, no? Kita mo talaga yung mantiga niya. Yung mantiga talaga. Natural na, ano? Yes, may butter pa yan, bro. Oo. So ilalagay na natin itong na-drain na nating pasta. I-mix na natin siya dito habang mainit pa. Yeah. Kita nyo naman, umuusok pa. Okay. Nausok. And the next step naman, ilalagay na natin yung eggs with parmesan cheese. Basically, yung sauce natin. Ikaw ba bro, mahilig ka sa anong mas trip mong pagkain? Yung prito ba o yung mga masosos? Mas gusto ko yung masosos. Kasi mas madali, madali kainin. So ngayon na ilagay na natin ito. I-mix na natin. Yeah. Wow! So, ayan pala yun. So, parang nila ako nakakita ng...
carbonara. Carbonara. So, ito talaga yung ano, how the Italians or people from Europe cook their carbonara. Carbonara. Originally talaga, eggs talaga siya, hindi cream eh. Parang, yung paglalagay ng cream, na westernized na lang siya. So, lalagyan na, tayo, nag-reserve tayo ng ano, ng a cup of salt water, ay pasta water. Mula dun sa pinagpalutuan natin ng carbonara. So, ilalagay natin siya dito para matansya lang. Matansya at makontrol yung consistency ng pasta. Kita yung konti. Okay. So, ayan. Almost ready na yung ating carbon pasta carbonara. So, para siyang may sauce, no? Ay ano, yung cream, para siya ang cream niya pero hindi muna siya ginamitan ng ano, ng cream, ng creamer. Yun yung magic ng paghahalo ng parmesan and and yung eggs. So ayan, almost tapos na kami. Ikaw, kumusta ba yung pork chop mo? Yan, tingnan mo kung gaano siya ka-perfect na ka-golden. Alright. Pork chop. Bro, sobrang malinamnam ang itsura. Pero ito na yung pinakapaborito nating part, ang tiki man time. Bago natin tikman yan, ano bang gagawin natin? Lalagyan muna natin ng ano, parang cherry on top ng carbonara natin. Lalagyan muna natin ng parsley yan. Pakasa bro, salamat. So medyo i-sprinkle lang natin siya on top of it. As garnish, yan. Nakakaganda talaga ng ano yun, ano? Nakakapotografiya. Aesthetically pleasing siya kasi may contrast yung kulay. So aside from parsley, lalagyan din natin ng pepper. Saka tignan mo, no? Wala, hindi siya ginamitan ng cream, pero makikita creamy mo yung pagkakrema niya. It's because of egg. Of the egg and yung parmesan cheese. Yan. Wow! Grabe. Yung amoy niya, no? Ang bango niya. Okay, sige. Bro, malasa. Malasa tong pork chop mo. Mukhang effective yung pag-press mo kanina. Ang sarap. Oh, bro. Saka alam mo, ang kinagandahan niya, no? Yung crunch na pagka-crunch ng pork chop tapos ipa-partner mo siya doon sa pasta is perfect. Ano siya, bagay na bagay siya talaga na pag merong prito at the same time pasta. Thank you mga katribu sa pagsama ulit sa amin sa episode namin na ito at sana nagustuhan nyo ang hinanda namin ngayon. At salamat din sa inyo mga katribo at huwag nyong kalimutan na gawin din tong recipe na ginawa namin dito sa inyong mga bahay. And bigyan nyo rin kami ng inyong mga suggestion sa aming Facebook page na Daily Tribune. So guys, catch fresh episodes of Kalampag every Monday on 10:30 a.m. at Daily Tribune's Facebook page and in Tribune Now in YouTube. I am Daniel De La Piedra. And I am Alvin Casiban. And maraming salamat mga katribu! Bye-bye!